Wow, this is the most beautiful staircase, which is made of metal. Alright, so and of course the image of our beloved Mama Mary and Senor Santolino. Hello everyone, it's me again, Andrew. Welcome back to our channel. And I hope you're having a beautiful and amazing day. First of this video, guys, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang another napakagandang istorya tungkol sa isang single mom. Kita nyo, guys, isang single mom pero talagang nagsusumikap yung lahat ng mga nadarama sa buhay, hindi niya inisip, pero itong ipakita ko sa inyo talagang naka-inspire sa ating lahat na mga OFW. Isa siyang OFW sa Italy. Si Ma'am Melanie ay 25 years na dyan sa Italy. And gusto na siyang mag-for good sa atin, kaya nga naisipan niyang bilhin. Binili niya to, guys, kasi naisip niya na gusto na niyang magpahinga doon sa atin. At isa itong napakagandang investment. Bakit? Dalawang apartment ang nabili niya. Actually, ang isa bahay lang to, pero yung isa mismo apartment na. May dalawa ng kwarto ang okupado. Yung isa, yung dalawa mismo, wala pa. So, masabi natin na yung dalawa is return of investment na sa kanya. Ito ay nabili niya ng sa halagang 5M. Yes, guys, hindi basta-basta makuha ang 5M. Talagang milyonarya ka na kung sabihin natin. Pero talagang believe talaga ako ni Ma'am Melanie, kasi back sa atin na sa napakahirap na buhay, pero talagang ginagawa niya, gumawa siya ng paraan para maging tagumpay sa kanyang career. Matagumpay ang kanyang pangarap na minimiti na sa matagal na panahon. Kaya ngayon, ipakita ko sa inyo. Alright, so ito yung labas sa property na nabili ni Ma'am Melanie, isang OFW sa Italy. Ayan, guys, pasukin natin ng loob para makita natin kung gaano kalawak ang properties na nabili ni Ma'am Melanie. Itour ko kayo sa magandang investment na nabili niya. Sa Cebu lang din ito, malapit sa airport, kaya nga isang patok na negosyo para sa kay Ma'am Melanie, na talagang pinag-isipan niya ng mabuti na ito ay maganda talaga. Kaya nga isa itong masabi natin na a retirement investment, kasi pwede ka nang mag number 4, di ba? Maghintay ka na lang kung kailan magbigay ng mga renta, mga nangungupahan sa iyo, di ba? So, isa itong magandang passive income, kumbaga, sa atin. Alright, so, let's get started. Don't go away. Ayan, mula dito makita natin ang isang napakagandang bahay na kung saan ito ay nabili ni Ma'am Melanie sa halagang 5 million. Hindi basta-basta natin mabili yan, guys. Hindi natin basta-basta maipon ang pera na yan kung hindi tayo nagsusumikap, hindi natin binigyan ng pagkakataon na mag-save at mag-ipon sa sarili. Di ba?
dugo at pawis ang puhunan natin para makamit ang isang tumatagiting na 5 million piso sa atin. Alright, so yung may mga nagdaan ng mga tricycle ay yan ang highway paikot sa Lapu-Lapu at saka papunta sa Cebu City at of course sa Mandawi. Then itong daan na to is going to the back of Lapu-Lapu City Hall na may college school, yung tinatawag nilang Cebu Aeronautics School. Ayan. Alright, so umpisa na natin mag-tour guys. Tingnan natin ang loob sa bahay ni Ma'am Melanie. Alright, so kasali si Doogie. Ayan, kita niyo. Alright, so. And of course, may parking lot pa. Ayan, pwede dito makapark dito yung dalawang kotse. Ayan. Umpisa na natin guys. Pasok tayo sa loob. Tara na. Tingnan natin kung... Alright, so ito si ate. Itour tayo sa bahay. Na napakandang bahay. Alright. Alright, so mula dito makita natin ang living room. Ito yung living room. Ito yung papunta sa taas. And of course, may kwarto dyan. Yan. Yan mga bata naglaro. ML na naman to. Yan. Yung receiving area dito, ang receiving area. Alright, so. Yan. Makita natin ang. Alright, so ito yung first room guys. Mga palangga. At of course, it's a wide room. Pwede na to maging master bedroom. Pero kasalukuyang ginagamit nila para pang sa pamilya. Ito yung kitchen nila. This is the kitchen. Then, yung lutuan ito sa likod. Yan, makita nyo may niluto na si ate. At then, yung CR. Ito din na CR na napaka lawak. Na parang isang room na rin. Alright, so... Yung lutuan nila, napakasarap naman sa pagkain ni ate. Nako, mapanli rice ako nito. Nako po. At saka shrimp, di ba? May tour house or na may house tour na at saka may ulam pa na masarap. And of course, dito tayo papunta tayo sa taas mga palangga. Alright, so tingnan natin mula dito. Ito yung living room nila. Naku, saan may mga saging na nakanda. Alright, so, yan. Iikot ko kayo para makita nyo lahat, ha? Alright, so, tingnan nyo mabuti, guys. And then, papunta tayo sa taas na kung saan makita natin ang dalawang kwarto. Yan, ito yung hagdanan papunta sa taas. Alright, so, mula dito... Akyatin natin ang taas para makita natin. And of course, mga palangga, ito yung hagdan with metal staircase. Sobrang ganda at saka sobrang quality. And of course, our religious image sa ating mahal na Santo Niño. Kasi we're born sa Catholic and of course, we die Catholic. And then, ito yung taas. And of course, mga palangga, nandito na tayo sa second floor kung saan makita natin ang tatlong kwarto. Ito yung, at may attic pa sa taas, yung pwede nating sampayan at pwede din nating gawing kwarto na rin kung sakali madesisyonan, di ba? So, ito yung first na room. Napakalawak nito at napakaganda talagang pwede sa isang pamilya na may isang anak. Ito ay talagang maganda na kung tingnan natin sa ikumpara natin sa ibang bahay. Yan, may tatlong kwarto ito. Ito yung CR nila.
Yan, makita natin na maganda din ang CR. At may, of course, ang tubig dito hindi naman mawala. At saka, yung talagang accurate yung tubig nila dito, walang hindi maputol. Pero minsan siguro pag may problema, may advice naman mula sa MC. So talagang lapu-lapu rock water system. So talagang mag-advice lang sila. Yan. At ito yung attic na kung saan pwede malagyan natin ng isa pang kwarto. Yan. Kita nyo guys. Mula dito, akyatin natin ang attic na talagang napakalawak. Sinsya na mayroong mga gamit dito na nakaimbak, pero talagang paggamitin natin, pwede na tong dalawang kwarto kung sakali, di ba? Kita nyo? Sobrang lawak nito. Parang third floor na kung sakali, di ba? Kaya nga naisipan to ni Mami Lani, it's a good decision to buy these properties because of it's a good investment for us OFW. You can see it's a passive income sa atin kasi talagang magpahinga na lang tayo at tumatanggap na lang tayo ng renta. Tumatanggap tayo ng pera mula sa renta. Di ba? It's a retirement investment sa atin kung sakaling sumakit na yung tuhod natin. Yan, napakagandang investment. Napakagandang wise decision ng ginagawa ni Mama Lani para bilhin tong bahay na to. Alright, so mula dito papunta tayo sa pangalawang house kung saan mayroon ng nagrinta yung dalawang kwarto. Alright, so labas tayo guys mga palangga. Doon tayo sa pangalawang bahay na kung saan dito may nagrinta na sabi ni ate. At hindi natin pwedeng buksan kasi privado yan, di ba? So dito tayo sa kabila na wala pang nagrinta. Then akyat din tayo sa taas. Bali may dalawang kwarto sa baba, dalawang kwarto din sa taas. So, apat to na kwarto ang may nag-okupa. Pero yung sa kabila, pwede din natin gawing apartment. Yan ang sabi ni Ma'am Melanie. Gawin yung tatlong kwarto at tatlong kwarto din sa taas. Yan, ito yung walang bakanti pa. Walang nagrenta. Yan, tingnan natin guys ha. Binuksan na ni ate yung lights. Yan. Kompleto na to. May kitchen. Alright. So, tingnan nyo guys. Napakalawak. Yan. And of course, may dalawang kwarto pa. Bawat may dalawang kwarto. Then may kwarto din. Silang sarili, parang living room. Parang may living room at saka may master bedroom kung sakali na kayo ang magrenta dito. Tingnan nyo guys. Yan at saka ito yung kitchen nila. O kitchen, then may CR. Yan. O, may dalawang CR. Yan, sa isang kwarto lang to, pareho to sila, may kitchen at saka may CR na sarili. Ayan, so, mayroon din silang sampayan kung sakali. Tingnan nyo guys ha. Yan, makita yung sinag sa araw na pwede nating isampay yung mga damit natin o mga linaban natin. Alright, so ito yung isang kwarto sa isang
kalahating bahay. Bali, isang hinati ito yung isang bahay sa baba. Dalawang kwarto sa isang hati. Yung parang ang apartment ay may dalawa, yung mismong kalahati may dalawang kwarto. So, pwede pang pamilya, may kahit dalawang anak pwede dito. Di ba? So, talagang wise decision ang ginagawa ni Ma'am Milani. Ayan. So, right mula dito mga balangas, samayan nyo akong pupunta sa second floor kung saan makita din natin ang parehong disenyo sa bahay. Parehong disenyo sa kwarto na ang hinati siya at may dalawang kwarto na pang pamilya. Yung bali, yung isang kalahati, may dalawang kwartong nakalaan na. Then may CR at may kitchen. Yan. Napakaganda at saka may, yan, kita nyo guys, no? Ang kitchen, wow, nako! Ang lawak sa kwarto. Yan, so sa mga nagrenta, magrenta, pwede kayong magbigay, next time magbigay kami ng numero dito sa baba at ilagay ko lang sa description kung sakaling magsabi na si Ma'am Milani na ready for occupancy na yung bahay, yung apartment niya mismo. Yan, may dalawang CR and of course yan, may kwarto dito sa kabila. Ayan. Ito ang kwarto. Ayan. Napakalawak. Ayan. May aircon na. So, murang-mura na kung sakali. Mura to at saka talagang accessible from highway, from school, from airport. Malapit lang to sa airport. Alright, so ito yung isang kwarto na may nagrinta na, kaya privacy yan. Huwag nating pasukin at saka doon na lang tayo sa attic. Yan. Dito sa attic ay makita natin na yung buong lapu-lapo. Yung mismong likod. Yan. Ayan. May nakalaan na si ate kasi dito sila natulog. Yan. Ayan. So, dumula dito makita natin, matanaw natin ang paligid. Ayan. See? Yan, going to National Aeronautics College sa Lapu-Lapu. Then, ang likod dito is going to highway. Ayan. Malapit lang to sa City Hall sa Lapu-Lapu. Ayan. Nature, always nature is beautiful. Ganda tingnan. Ganda tingnan yung mga luntiang dahon na nakapaligid dito. Para mawalang init sa araw. Ayan. Thank you.
Alright, thank you so much guys. Thank you so much sa inyong maliit na oras, maliit na minuto na binabahagi nyo sa videos ko. Sana magustuhan nyo. And of course, please don't forget the subscribe button below. And include to hit the notifications para lagi kang updated sa mga bago nating videos na i-upload. Mostly nito is a dream house. Magbuo tayo ng mga bahay. Alright, so thank you so much. Stay safe. God bless as always. Thank you guys. See you on my next video. Bye-bye.